araw po sa ating mga kasapi, sa ating mga ka-OFW Family Circle, ganun din sa ating mga kababaryo at kababayan. At ngayon naman po, ang ating tatalakayin ay ang mutya ng tubig dahil meron pong nagtanong sa ating YouTube channel kung ano raw po ang katangian at mga kakayahan ng isang mutya ng tubig. Kaya ating pong talakayin ito. Ang mutya ng tubig ay para po siyang maliit na omo, batong omo, at isa po siyang bilugan na batong puti. At kapag ang mutya na ito ay idinikit nyo po sa inyong labi o dila, kusa po itong didikit sa inyo at sisip-sip siya para siyang batubalani. At makikita nyo rin po na yung kulay niya ay puti na parang isang marmol. At kapag ka inilubog nyo na po yan sa tubig, ordinaryong tubig, ay mag-iiba po ang kanyang kulay. At magiging transparent na po siya. Hahalo siya dun sa tubig. Kaya kadalasan, kapag ka naghahanap tayo ng mutya ng tubig, ay hindi natin siya basta-basta makikita. Kaya tignan po natin maya-maya, ay makikita nyo po na yung pag-iba ng kanyang kulay. Iba't iba ang mga angking kakayahan nito na maaring maibigay sa atin. At kadalasan ang mga gumagamit nito ay yung mga may trabaho pagdating sa karagatan o sa tubig, gaya ng mga mangingisda. Kaya tignan nyo po, parang siyang nag-magnet. Nakita nyo po ba yun? At ayun po yung isa sa mga kakayahan niya, yung namamagnet siya. Tignan nyo, parang magnet. Kaya minsan ginagamit din ito na pang magnet sa negosyo. At tingnan po, ilulubog po natin siya sa tubig. Yan. At mamaya po ay makikita ninyo ang pag-iiba ng kanyang kulay. Mula sa puti, magiging transparent po yung kanyang kulay. Tingnan niyan lamang po, maya-maya ay mag-iiba na po. Yan, kung napapansin nyo po, yun, nagdikit siya. Yan nga po yung isa sa mga kakayahan niya na maka-attract ng tao. Kaya yung iba po, minsan na ginagamit din po ito bilang pang negosyo, swerte sa negosyo. O kaya, ayan, nakita nyo po na gumagalaw din siya. At yan, malalaman natin na talagang tunay yung mutya. At napapansin nyo rin po na nag-iiba na rin yung kanyang kulay. Nagta-transparent na po siya. So, gaya ng sinabi ko, ang ilan sa kakayahan niya ay maaari natin siya magamit na ayan, gumagalaw po siya kung napapansin nyo po. At bumubula po siya. Kung makikita nyo po yung kanyang paligid. Yun. So, pwede po natin siya magamit sa negosyo para makaakit po tayo ng mga customer natin. At kung minsan naman po meron kayong mga project o meron kayong gustong i-close na deal, pwede nyo rin po siyang magamit para positibo po ang magiging transaction ninyo. Nakikita nyo rin po na nag-iiba na po yung kanyang kulay, nagta-transparent na po siya. Yan. Humahalo na yung kulay niya sa tubig. At yun po ang kakayahan niya. Yan o, nakikita nyo na po. Parang nagiging jelly na rin siya. Maya-maya po, kapag nagtagal po yung pagkaka-stay niya sa tubig, ay hindi niya na po siya mapapansin o makikilala. Kaya minsan, mahirap po talagang kumuha ng mutya ng tubig. Sa mga gusto pong maganap ng mutya ng tubig, yan, nakikita nyo po na nag-iiba na talaga yung kanyang kulay. Nagiging transparent na siya. At may mga naniniwala na ang mutya ng tubig ay maaari rin po natin itong magamit na tagabulag sa angking kakayahan niya. At lalong-lalo na kapag ka nasa tubig po kayo. Kaya marahil ito rin yung ginamit din ni Ramon Revilla do sa kanyang pelikula
na nagsatagabulag din siya nung napunta siya sa tubig. And maraming marami talaga ang angking kakayahan ng mutya ng tubig, kaya marami po ang naghahanap nito at maraming gustong makaangkin nito. Subalit ilan-ilan lamang po ang maaring mapagkalooban nitong mutya ng tubig at hindi po basta-basta. Minsan na yung iba ay sumusugal pa ng kanilang buhay para lang makakuha nito, sa para lang mapunan yung kanilang nais. Pero kapag ganoon po na meron po tayong hindi magandang intensyon na makuha para sa isang mutya, ay hindi po talaga na ipagkakaloob ito sa inyo. Ayan, nakita nyo po na iba na yung kanyang kulay. Oh, nag-attract siya, dumikit siya doon sa isa niya pang kasama. Kaya sabi nila mas maraming mutya ng tubig ay mas powerful po ang maibibigay nitong kakayahan sa atin. Yan. So maya-maya po ay talagang mag-iiba na at hindi na siya makikilala. At nakikita nyo rin po talaga siyang gumagalaw kapag nasa tubig siya. Ipinapakita niya talaga yung kanyang angking kakayahan. So mas powerful yung kanyang kakayahan. O, makikita niyo po, yun, hindi na siya masyadong kita. Kapag itinapat niyo po siya sa ilaw o sa liwanag, ay mahihirapan na rin talaga kayong makilala siya. At mahihirapan na kayong makita. Kaya napakahirap po talaga na makakuha ng mutya ng tubig, lalong-lalo na doon sa mga ilog. Kasi kadalasan po ay nasa ilog sila. At doon tayo nakakakuha ng maraming mutya ng tubig. At bibihira rin naman po ang mutya ng tubig sa karagatan. At yung sa karagatan na talagang paghihirapan nyo talaga na makahanap. Dahil usually ay nasa mga malalalim na po silang lugar. Yan. So nakikita nyo pa rin po na talagang lumalakad at gumagalaw siya. Kaya naman sa mga nagnanais na makakuha nito ay talaga pong paghihirapan ninyo. At siguro depende na rin po sa hangarin ninyo, kung ano talaga yung pinakahangarin ninyo. Kunin na po natin siya. At hindi po nagbabago yung texture niya at saka yung tigas niya, dahil bato po talaga ito.